Ah, hindi. Ah, hindi. Your team is banning. Saan ba si Trisha Sales? Laser Dacias yata yan. Dati. Oo. So, yung Desolator, sila din yung sa... Steel... Ah, hindi, hindi, hindi. Your team is banning. Wala. Never mind. Pero ito, para sa blue side, yun naman ang DXXX at sa red side, ang TKG. Shout out kay Mark Jun Guanzon. Pati kay Jongski. Shout out kay Sikat Azela. So, guys, sa mga nakaka-encounter ng ano, Echo, i-exit nyo lang yung stream natin tapos i-reload nyo. Oo. Kasi minsan nagbabag si Facebook. Kasi pag nanonood ako ng anime doon, parang dalawa yung pinapanood ko. Tapos may nagsasalita kahit wala naman nangyayari. Oo. Oo nga, no? Kahit ako nalilito din naman ako pagka ganun. Pero noon bug na rin naman siya kay Facebook. So, get used to it na i-close nyo lang o reopen nyo lang ulit. Tsaka kapag ka walang sounds, ganyan. Tapos meron kaming event ni Zeus sa Sunday. Sa Angono Rizal. Angono Rizal. Malayo ba yun dito? Ayun. We always play custom sa office kami lang po. Then yung naisipan lang talaga nila sumali, mabibigat talaga yan. Anong company po kayo, sir? Pero magaganda naman daw. Ayan, magaganda naman. Drop ano po, drop yung mga FB nila. Charot. Ano pong company niyo po, sir? Para may shoutout po natin ang inyong napakalupit na company. Sana magkaroon ng ML tournament niya sa company niyo. Oo. Yeah. Diba may mga ganon? Yung ibang mga call center, meron eh. Oo, si Best yata sila yung nag-champion sa kanila eh. Sa call center niyo? Oo, before. Yung company. Kaja. Okay, so Kaja, Leslie, para sa side ng TKG at para naman dito sa Desolator XX. Makakita ulit tayo ng Kimi para sa kanilang lineup. Shoutout kay Rachel Ann Obeña Francisco. So again, for the Desolator XX, makita naman tayo ng Valir. Valir is a very OP hero as of now. Sobra. Pagka maganda yung pagkakalaglag mo ng skills. Kasi minsan yung ginagawa ng ibang combo, napapanood kay first skill tapos second skill. Hindi tinutulak lang nila dun sa ano. Inaalis nila. That second skill tsaka kayo magpa-first skill. Oh, sayang yung after effect. May after effect pa kasi. Yung first kill niya, may pagputok pa, di ba? So, second skill muna, bago first kill. Pero, depende, pero yun yung pinakamaganda doon. Gamitin nyo lang pagka-KS kayo or shul kill na pagka isang upak na lang, di ba? Oo. Tapos minsan yung iba, ang ganda ng setup lang ng kakampi. Tapos itutulak lang ng your second skill. Yun yung ano ng iba eh. Oo, nakakainis yun. Kung ano yung available na skill, no? Tapos itulak mo na. Tinultihan ng Terizla, tinulak. Kainis eh. Kaya nagtitype ng Terizla ako nung nakamakailan eh. May value. Tapos ganun yung ginawa yun na value. Yun niya, nainis tuloy ako. Sa akin din sa Xborg eh. Alam, lalo na kay Xborg, di ba pag pagkatapos ng ulti, makawala yung armor. Parang sinabi niya na mamatay na lang yung Xborg. Tapos umiikot-ikot lang sa wala yung Xborg. Saklan po naman ng Xborg. Pagkatapos ng ulti, putok yung armor, lambot eh, no? Your true, tama yan. Picking. So, tinan natin dito for TKG naman, they banned out the Esmeralda. Medilink, My Health, and Metro Dental. Oh, so, health-related. Health-related ang kanilang company. Ayan o. Medilink, My Health, and Metro Dental. Ah, okay. Laban, girls. Lagyan nyo ng thrill, please. Yung shoutout nga pala sa Medilink, sa My Health, and sa Metro Deal. So, ganun. At least may kita natin na yung mga working girls natin. And anyone na naglalaro, ang kanilang talagang stress reliever is playing Mobile Legends. Shoutout nga pala kay Paeng, kay Rafael M. Lopez. Yung Minotaur. Minotaur has been taken at the Agusion for the Desolator. Hindi pala nakapag-ban din sila dito ng second ban. Angela, pwede yan. Pwede yan. Madaling hero. Tapos may Uranus pa. Ay, kaso nga lang, kulang sila sa damage. Panag-Angela sila. Kasi Ruby, Uranus, tapos Kaja. Ito parang pwede mong i-ano na makunat talaga. Tapos ito, pang initiator. Oo, pwede lang gawin mage. Kaso kulang pa rin sa damage. Kulang talaga sa damage. Masyado sa sustain. Pero... Angela. Okay na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pero for me, I'd rather get a Cyclops, di ba? Oh, kahit ano, sanang pang ano. Aurora, Cyclops, Eudora, Mage, kahit anong Mage Burst pwede. Tapos yung Kufra, I mean yung Kaja, magpakunat na lang. Diba? Ayan, sabi ni, ano yung Enyao, Selly, Fragitaku? Piliin mo naman ako comment picker. Yan, more ano kayo, mas mataas yung chance niya manalo ngayon kasi so far, medyo mababa ang numbers ng ating viewership. So, panag-stay kayo.
makakaya na to. So, again, game number 2, Desolator XX versus the Killer Girls. So, 1-0 lead tayo in favor of the Desolator XX. Tapos Monday, mapapanood nyo na yung lahat ng kasama yung direct invites tsaka yung makakapasok ngayon sa qualifiers natin. So, nandun yung Execution Valkyrie, Evos Lynx, Archangel FE, Laser Duchess, Inulit ko lang. Hindi ko na malala iba. Hindi ko na alala. Ganda lang muna. Yung Mavanity siguro. Mavanity yan. Shout out kay Rios. Welcome to Mobile Game Legends. Number 2, Desolator XX versus the Killer Girls. Again, 1-0 in favor of Desolator XX. Deso. All troops deployed. Okay. So again, this is a best of 3 series. So para sa the Killer Girls, as much as possible, kailangan nilang manalo dito para sa laban ito. Para ma-extend ang kanilang buhay para sa ating Female League 3 qualifiers. Yun, ako po. Tingnan natin mga kaibigan. Tamang cut dito for the Desolator. Kimi again and again ang kinuha nila dito this time around for this game number 2. Mukhang walang kasawa-sawa sa bagay. Don't fix what is broken. So, hanggat effective, sige lang mga kaibigan. Pero, ako po. Dito for the Killer Girls naman, di nila madedefend ang kanilang buff. Pero patating na si ating Glenda dito. Pero support Valir ang makikita natin para sa side ng Desolator XX. And here, Gilly Ace will be using the cushion para sa side ng XX. So may mapansin natin si Gilly Ace kanina, marksman, tas nag-tank, tas ngayon naman mid lane siya. So more on multi-role dito si Gilly. Versatile ang kanyang role dito. Pero tingnan natin kung effective this time around ang pagkanyang pag-usual naman. Pero okay naman kasi may Kimi sila May Kimi naman sila. So hindi na nilang kailangan mag-provide na mag-stick sa kanilang role. Kumbaga. Tama. And kung mapansin nyo dito, early level 4 para dito sa Gusion sa side ng Desolator XX. Kasi nga lang makakakitaan na Incandescence of Shadowblade Slaughter and First Blood pa nga dito para kay Chili Ace. Pero padating na ang baka free hit lang din para kay Love Lee Amazing with the kill at double kill pa nga para sa isang Ruby. Pero mukhang mabagbigyan din niya sa atan ng trade dito mga kaibigan. Queen, Queen of Duty on throw back up. Stun naman dito para sa dalawa. Angela will go down as well. Double kill para sa kanya. Pag triple kill pa yata. That stun effect. Pero naka-sprint dito si Love. Disengage na. Nako po. Okay na. Trade lang. 3-3 ang ating score dun. Nako. Okay. Pwede. Oo. Tsaka sa bottom lane, kumapansin mo, itong nga Kaja ay pumapalag sa isang Kimi. So, good thing na rin here na isang mage ang katapat ng Kimi para hindi din siya masyado makapag-preso. Pero, for the Desolator XX, kung makapansin nyo dito, meron ng nagsisimulang kumuha ng Turtle and TKG hindi na nakapag-contest pa. So, malaking bagay dito yung crowd control ng TKG kung makapansin nyo. Pero sa top lane, mukhang magkakaroon ng clash. Meron dito ang catch streak plus the middle was Fury. Dalawa agad na napatay. Sinamahan pa ni Ate Bebang. Bebang yung kapatid, yung ginagawa ni Michael B. Oo, kapatid niya. Siya yun, tama. 6-3 ang ating score, 2 minutes and 54 seconds into our game time. Para sa Desolator X, isang napakagandang gank ang ginawa nila dun sa top lane. Saktong-sakto ang penalty zone plus the minnow 1-2. Pwede sila naman po. Meron ako 2-2 dito sa middle lane. Ako po papasok si Chatty, pero hindi na tumama. Naka-oldie si si Trisha dun. Grabe din naman talaga yung bottom lane natin. Bakit hindi ang pag-o... Oh! Bakit dumikit ka sa minion? Oo, nakitlatan dito na nga passive. So, nice move there. Coming from the Kaja ng TKG. Pero sa top lane, kung mapansin nyo, talagang gustong baugin ng Desolator XX itong Angela at saka yung Ruby. Parang may galit sila dito sa top lane . Parang may ginawa yata sa kanilang mali. Laging apat pati. Laging dito. Pero yung Kaja, hindi nila pinapansin sa bottom lane, which is mag-isa lang sana kung tutusin. So, eto. So, back away na lang din ang TKG. So, para naman dito sa TKG, ang sagot nila is the mid lane ng Desolator XX. So, more on objectives din. So, nasobrahan na ata dito ang Desolator XX para sa top lane. Nakalimutan na nila na ang pinaka-importanting lane is the middle lane. Yung ako po. This time around. Hindi man nagkaalayo sa score. Pero kung susumahin, sa map control, nasa Desolator ang alamangan this time around. Tsaka yung Kaja, laner .
Which is kailangan yung divine judgment. Yung divine judgment niya is instant place. Uy! May halong lito, pero nakuha pa rin niya yung gold buff. So, nice objective dun para sa Kaja. Pero, just later, XX here. Second turtle para sa ating laban. Nakuha niya ulit. Ayun, kita niya yung buff. Gold buff nakuha ng isang Kaja. So, medyo nahihirapan din sumama sa teamfight. Pero, kita natin yung sabi. Dip na si Bebang. Ops! Kasi nga lang tayo dito. No, Masiuri. Talaga tinamaan lahat. Double kill pa para kay Trisha. Cutie triple kill. Minyak pa. Boom! Ay, nako! Inagaw. Si Ate Jilly natin nakuha ba nga, pero still apat ang dumapa dito for the 3KG. Kaja herself, the divine judgment, ayun. Nasa lubong. Pag kami na malas nga naman, di ba? Sabi ng anak ko, fighting Kimi daw. Ayan, sa orat kay Shea Aviola Mamot. Fighting Kimi! Pagka naglo-load siya, napakasakit ng isang Valir. And dahil sa nangyaring yun sa middle lane, kita nyo, naiwan na ng Kaja yung kanyang lane. So, nakasira na rin ng Torre dito ang Desolator XX. So, lahat ng first year turret, nakuha na rin nila. Para sa The Killer Girls, ang pinakakaasahan talaga nila dito is, para kanina ng first game is yung Irithel, ngayon naman yung Leslie. Yun, oo, no? Kasi medyo mahirap kasi parang naging soul, ano siya damager. Para sa The Killer Girls. Isa lang siya. Kasi si Kaja hindi naman sumasama sa kanila eh. Naging laner kasi ang isang Kaja. Pero siguro kung sumasama yung Kaja, ma-maximize nila or makakapitalize nila yung Divine Judgment kanina pa. Sana. But thing here, sino may... tapos dapat yung Leslie yung humihiwalay. Para nakapag-push siya or nakapag-objective siya. Pero tingnan natin para sa The Killer Girls, sumasama na dito isang Kaja. Ang problema naman doon, makakompromise yung farming ng isang Kimi. Pero ito nahuli si Trisha Cutie. Napatay ni Lovebuoy kasi nga lang Jimmy Ace. Napatay ang isang Leslie para sa side naman ng Desolator. XX. So, medyo nagkakaranyatan ng confusion. Pinowans yung Rikachis 3. Cutting with a kill. Pero ito na ang crowd control coming from Leia Amazing. Glenda napatay din. Grabe yung burst damage ng isang Bushon para sa side ng Desolator. Grabe. Tatlo. Nakagad na nakuha nito. At para sa last turtle of our game, kukunin naman ang Desolator. Perfect 3 turtles ang makukuha nila this time around. Ayun sa The Killer Girls ang nagiging problema dito. Parang pagdating sa team fights, meron silang potential kasi nga lang nakakalimutan nila yung mga ibang objective. Yung mga turtle, ganyan. Kasi kahit ng first game, yun nga yung nangyari. Pero ito na ipagpalaga lang yung napakapunat. Pero ito na napakasakit ni Jilly Ace. Valir to the rescue. Ultimate coming from Love. Pero walang damage ang ating Leslie. Double kill pa nga. Para kay Trisha Cutie ng Desolator XX. Yun na po, 15-6 na ang ating score dito. 7-minute game time. Maganda ang kalamangan ng Desolator dito. Map control, gold at kill. Kontrolado nila. Tsaka dito, ang ganda ng setup play lagi ng Minotaur actually ng Desolator XX. To the point na nagiging counter-clash siya and ang laking space ang binibigay nila dito sa Kimi. Naubos na niya lahat ng pwede niyang Torre na masira. So for the Killer Girls, kailangan ma-maximize nila yung crowd control na pwedeng kuhanin ng isang Ruby. Yun. Kasi si Ruby kapag grabe din yung spell buff niya, di ba? Pag nakompleto niya yung mga core items niya. So, grabe yung crowd control niya. So, problema na lang dito for the Killer Girls is kung paano nila palalabasin yung crowd control capacity ng isang Ruby. Nga lang, medyo out of position. Ito yung sinasabi natin ultimate, pero walang damage. Ops. May kanti naman pala dito. Double kill para sa ating Kimi. Kill spree naman para sa ating Valir. Dalawa na lang ikirang buhay on the side of TKG. Pinasok sila. Triple kill pa nga kay Kimi doon. Naku po, last man standing or last woman standing dito. Si Ate Uranus natin. Naku po, defense mag-isa. Pero masyado pa itong maaga siguro for a tier 3 tower push. Kung din yung Kimi pwede. Kung sumama yung Kimi pwede siguro. So 10 seconds bago mabuhay ang Lord. Actually for the Desolator XX, sobrang nga nila, pwede silang mag-ano ngayon. Mag-Lord para ma-secure kung gusto nilang tapusin agad yung laban. Kasi ayaw nilang hindi nila gugustuhin na tumaba yung Leslie dito ng The Killer Girls. Kasi parang yung Irithel na 2 hits, 3 hits, ang kate-kate. Leslie, no? Yun Leslie. So, ayan. Desolator XX on the objective kasama isang Kimi together with the Terilla for the Killer Girls. Hindi na sila pupunta na rin to contest this one dahil wala din naman silang hero na naka-retreat. Yun yun na yan. Didefensa na lang daw namin.
Pero narinig ako dito na initiate retreat. Pero yun nga lang, nabigyan ka agad sa top lane ng Angela. Damay na naman, minawan Fury, catches all. Naupo, pero to sana all. Damay pa nga, aray, Ruby nakakuha ng isa. Si Love dito, tama, free hit na naman siya. Dalawa ang napa, isa ang napatay lang nila. Barat 3 ang kapalit. Oh, si ano ha, si, ito si Love, kanina siya din yung irritin. Marunong siya free hit. Pumesto. Marunong siya pumesto, likod-likod lang, tira-tira lang. Hindi siya pumapronta. But I think here, siguro lack of synchronization pa or setup play na tinatawag ang kulang sa kanila. Like ulti ni Ruby tapos crowd parang pa isa-isa yung pasok nila or kaya minsan na maganda yung setup ng Ruby, makukuha siyang tatlo, dalawa. Kaso wala yung iba niyang kasama. So this is the level 1 Lord sa middle lane inhibitor turret ng The Killer Girls. Para dito sa Desolator, hindi pa nila agad nasira yung inhibitor turret na yan. Kasi umuwi din yung King or namatay din si Kimi para sa side ng Desolator XX. Again, 2023 ang ating time para sa laban na to. 22-9 is the score. Pagdating sa gold, ang laki ng lamang ng Desolator XX. Para naman sa The Killer Girls, kailangan siguro may mahila silang isang coral hero kasi nalang minowan Fury na paganda pa ng damage. But here, 4 Trisha QT sa kanyang Valir. Tatlo na titirang buhay para sa The Killer Girls na type pa nga dito. Bebang Uwing Killing Spree para kay Chili Ace ng Desolator XX. Ito na, mukhang kundi na lang din. Pero mukhang papasagit na for the Desolator XX. They'll be getting a 2-0 win against The Killer Girls. Congratulations, Desolator XX. Oo, you'll be getting 3 points din pagkarating sa score sheet natin. Nako po, tingnan natin. MVP, grabe. Valir talaga. 9-2-10. Tsaka ang ganda ng set lagi ng ano, ng Terizla tsaka Minotaur. Oo. Sakto lagi yung ano niya. Minowan's Fury. Oo. Tsaka yung penalty zone. Mm-mm. Tsaka yung Minowan's Fury ni Cathy, laging tatlo pataas. Oo. 3 pataas ang nakukuha niya. Pataas! Ang nakukuha dito ni Minotaur. Di siya nag-ulti ng isa lang or dalawa. Laging may maraming nakukuha dito.